Meron akong kaibigan na nananakit palagi yung kanyang wrist kapag umaarangkada. Kasi ganito niya ginagawa. Nakikita niyo naka-bend, naka-hyperbend yung wrist. Masakit talaga yun. Ang solusyon dyan, katulad na nasabi ko, light grip on the handlebars, bend your elbows, at kapag umaarangkada, bend your elbows more. Nakikita nyo naman na umaarangkada ako, pero very minimal yung bend ng aking wrist. Dahil habang umaarangkada ako, I'm going to what we call the top position. Naka-wide open throttle na ako, pero very minimal yung wrist bend, hindi ito mananakit. At hindi naman palaging sa ride ko, lagi ako naka-full wide open throttle, di ba? Banayad lang minsan, half throttle lang. Kung half throttle lang, hanggang dito lang ako magta-top position. May benefit to. Kasi kapag umaarangkada ka, bumibilis ka. Kapag bumibilis ka, yung aerodynamic drag, mas tumitindi. If you go into the top position, mababawasan yung aerodynamic drag, magiging slippery yung bike mo at saka ikaw sa hangin. So, you will improve your aerodynamics as a total package. Pero wag yun ang focus natin. Ang focus natin is yung pananakit ng ating mga kamay. Kasi hindi naman sa araw-araw na ginagawa ng ride, eh, palagi tayong walwal lang walwal. Half throttle. Walang halos bend ang wrist ko. Hindi ito mananakit sa buong ride. Ayan, natutunan ko yan sa iba at pinapasa ko ngayon sa inyo. Napatunayan ko naman na effective. Sana maging effective din sa inyo. I'll see you on the next one.